na kailang Diyos, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa muli mong pag-iingat sa amin. Maraming salamat sa inyong biyaya. Maraming salamat sa pag-iingat. Maraming salamat, Panginoon, na kami nakadala ng ligtas. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na kami patuloy niyong laguhin ng iyong salita. Panginoon, itong inyong salita, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso at isipan at magawa namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Muli sa inyo ang papulit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, let's open our Bible on Isaiah. Isaiah 43 verses 6 to 7. This is the word of God. I will say to the north, give up, and to the south, do not withhold, bring my daughter from the end of the earth. Verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Yan. Ito po ang ating verse, Bible verse for today po. So, isa sa mga classic na question noon, siguro hanggang ngayon naman, naka-question pa rin siya. Yung mga, minsan sa sarili natin, kino-question din natin. No? Or sa ibang tao nang gagaling yung question na ito. Yung question na, bakit ka nag-aaral? At ka nag-aaral? Yun yung mga classic question kapag nag-aaral tayo, tatrabaho tayo, meron tayong, nagtatanong din na, bakit ka nagtatrabaho? No? Sinasagot ng, para makatapos, no? Para makahanap ng trabaho. Then tapos, kumita. Then para makatulong sa sarili, sa pamilya. Then meron din namang question na mas malalim yung bakit ba ako nabubuhay? Ano? Isa yun sa mga ano, classic, no? At napaka-critical, no? Na hinahanap natin kung bakit tayo nabubuhay. Ano ba yung purpose ko? Yun. Parang sounds, ano, no? Charismatic yun. Pero totoo yun. Nangyari talaga yun. May mga tao kasing yung kasagutan o yung tanong sa kasagutan na hinahanap nila is pang sarili lang na kasagutan. No? Pagustuhan lang nila yung kung ano yung tanong, no? Sarili lang nila, sinasagot nila. Walang terminal, no? Hinahanap nila yung kasagutan sa mga tanong ng mundong makasalanan. No? Nakabase sa sarili nila, hindi sa Diyos, no? Walang terminal na sagot, hindi alam kung saan o anong reason bakit sila nabuhay o sa atin, bakit tayo nabubuhay, anong purpose ng life natin. Pero clear na sinabi sa salita ng Diyos, God created us for His glory. Created tayo ng Diyos for His glory. Kung paanong in-chip, yung end-chip ng man is to glorify God and enjoy Him forever. Ito yon na we glorify God. Kaya marami nagtatanong, kino-question sarili kung ano yung purpose o anong silbi ng buhay ko dito. Kasi di nila kilala yung Diyos eh. Walang Diyos na gumagabay sa kanila. Hindi nila alam kung saan patungo yung buhay nila. And meaning ng created us for His glory is to glorify God all of our life. Ibig sabihin, buong buhay natin, glorify natin ang Panginoon. Whether napakaliit na bagay, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, o kahit anumang ginagawa natin, kailangan natin ipagbigay ang papuri sa Diyos. Kaya't detalyado na nga sinabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether you eat or drink, do it for the glory. Or whatever you do, do it for the glory of God. So kahit anong bagay na gagawin natin, lahat na yon is pupunta sa papuri sa Diyos. Kasi sayang yung buhay, no? Sayang yung life na meron tayo kung di natin alam kung saan natin to gagamitin. K-
Sayang yung buhay natin if we are not living for the glory of God. At isa rin sa mga tinuturo ng Diyos, no? Tinuturo ni Jesus sa mga disciple niya yung patungkol sa panalangin. Yung unang statement, Our Father, hallowed be your name. Una doon is hallowed be your name. Sabihin, papurihan muna yung Diyos. Bakit hindi yung ano muna? Your kingdom, your will muna. Bakit una yung Our Father, hallowed be your name? Kasi hindi ito patungkol sa atin. Dito patungkol sa mga will natin. Di patungkol sa kagustuhan natin. Patungkol sa Diyos lahat ng ginagawa natin. Kaya hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. Kaya sumunod na lang yung kingdom and your will be done on earth as it is in heaven. Kasi, kasi tayong mga tao, no? Isang reason bakit hallowed be your name, purihan Diyos. Kasi tayong mga tao, we have tendency, no? To boast in ourselves. Nagiging magaling tayo sa ating mga sarili. Mas gusto natin napapansin tayo. Mas gusto natin naluluwalhati tayo. Mas gusto natin tayo yung center ng mga pinag-uusapan. Lagi tayong attention seeker, kumbaga. No? Instead na kay God dapat lahat, no? And ito yung pinaka naging issue ni Satan, no? Dahil sa kanyang pagmamataas, nakagustuhan niyang maging Diyos, no? Pero binagsak siya ng Panginoon sa lupa, no? Tinanggal siya sa kaharian ng Diyos. So as God created us on His image, so we are to do what pleases Him. Flee from immorality o anong mga sin na ginagawa natin. Hidden or vulgar man yan, flee from that. So that we can glorify God in our body. Walk worthy of our calling. Ano yung calling natin? Sinabi doon, created on His image, no? In His holiness. Yun yung calling natin. Maging banal. Banal. So that the name of the Lord Jesus may be glorified. Tayo po'y manalang. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala, Panginoon, na kuminsan kami nagmamayabang sa sarili namin. Kuminsan gusto namin yung mga papuri ng iba, Panginoon, hindi namin nabibigay yung dapat na sa'yo, dapat na papuri para sa'yo. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, tulungan nyo kami, Panginoon, na lahat ng bagay is magawa namin. Mapapuri namin, Panginoon, sa inyong lamang pangalan, hindi sa amin. Maraming salamat, salta mo. Sa iyong, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So,